Hey guys, welcome back to my channel. Today, mag-unbox tayo at mag-quick overview ng isang RGB fan kit. So this is a in-play ice tower. So bali guys, sa isang box na to ay merong tatlong pirasong fan and then remote at yung kanyang hub. So since 3 pieces lang ang nasa laman ng box na to, bumili pa ako ng additional 3. So ayan. Bali yung presyo mamaya guys, babanggitin ko at kung saan ko nabili. Before tayo magsimula ng unboxing, ako nga pala si JK Pestanyo ng JCap TV. So kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, magsubscribe muna kayo at pakipindot na rin ng bell icon para naman updated kayo sa mga i-upload dito sa aking channel. Kung nagustuhan niyo naman guys yung aking video, you can like my video. Kung sa tingin niyo naman guys ay makakatulong o nakatulong sa inyo, pwede nyo i-share yung aking video. So yan guys. So itabi muna natin siya. Ito muna yung ating unahin. Yan. Bali ito yung box na guys. Sasabihin ko yung specs ng pan nito. Bali yung kanyang size or measurement is meron siyang 120 by 120 by 25 mm. So ibig sabihin 120 yung kanyang size yung bilog. Voltage is 12 volts yung rated niya guys. RPM is meron siyang 1200 RPM. Airflow 41 cfm. So yan guys yung kanyang specs ng pan. Bali RGB controllable gamit yung remote. So yan guys yung kanyang box. Sa loob ating makikita yung fan. Merong set of screws. Yan. Tatlong piraso. Actually, ba't isa to? Dapat ano to eh. Parang kulang. Kulang nga. Yan. Ito yung kanyang remote guys. So tabi muna natin. Yung kanyang hub. Kaya niya mag-accommodate ng hanggang 10 pieces na pans at dalawang LED strip. The connector for Monex para sa power. At syempre guys, yung pan mismo. Yan. For the construction guys, ang mga sabi ko, okay naman guys, solid. Hindi naman siya mukhang cheap. Wala siyang flex guys. Yan. Sa cables, okay naman. Smooth. So tabi na natin guys to. Ito naman yung kanyang another set o yung extra pans. Bali guys, ang nakalagay dito is in-play ice one, pero ice tower din yan kasi kaya siya tinawag na ice tower kasi isang set siya. So ito ice one kasi isang piraso lang. Ito yung kanyang screws. Yan. Kapares lang siya guys ng tatlo. Yan. So medyo masikip guys yung kanyang box. So weird lang guys na wala siyang manual kasama. Usually kasi pag bibili tayo ng mga items meron tayong kasama manual. Pero this one wala. Wala siyang kasama. Sa cables guys, medyo mahaba naman. Yan. Mukhang hindi naman siya mabibitin pag kinabitan natin sa ating case. So set muna natin guys. Bali guys, ito yung hub nya. Yung kasamang connector guys is para sa power lang. Yan.
Bale, sa gitna yung kanyang power. Kita ba sa camera? Yan. Bale, ang voltage guys is 5 volts hanggang 12 volts. So, meron siyang manual switch para doon yung kakabit sa case nyo. Para pwede nyo siyang pinutin gamit yung inyong PC case. Para hindi na kayo mag-remote. Then, meron siyang PC input. I don't know kung pwede siya isync gamit yung motherboard o dun sa software. Pero meron siyang 3 pins. I think this is ARGB o addressable RGB. So, malalaman natin yan in the future pagka na-setup na natin yung ating PC. So, ngayon kasi guys is more on unboxing tayo then testing ng pailaw. So, pag magkukonek kayo ng pan guys, sa ganda, ano yun na? Sunod-sunod yun na. Yan. Sa pan 1, then 2, yan. Sa number 3. Hanggang sa makonect nyo lahat guys, yung pan. For testing na naman guys ha. Bali yung connection nga pala guys, yung sa pans, then sa hub, meron siyang 6 pins. Then sa LED o sa RGB strips, meron siyang 4 pins. So ito guys yung kanyang ano default na ilaw. So pwede yung gamitin yung remote nyo para mabago yung kulay. Kung ayaw nyo ng pailaw, pwede yung i-off yung ilaw. Pwede steady, green, red, blue, yellow, orange, cyan. I think this is a violet or indigo, pink, light green, and white. So, ito guys yung kanyang modes para sa kanyang ilaw. So, yan. Pwede nyo din hinaan guys yung ilaw kung gusto nyo. Kung gusto nyo ng max, pwede naman. Yung sa speed guys ng pans, hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng i-adjust gamit yung remote. So hindi, ayaw niyang gumana. Ayan. Diba? Meron siyang pa ganun, no? May pa baby ng kulay. Yung speed guys ng ilaw, hindi natin mabago. Oh, may ganun-ganun, no? Okay naman siya. Dagdag FPS din niya sa mga games nyo. Hindi, joke lang. Sa mga nakapag-sync na nito sa motherboard, guys, mag-comment na kayo sa baba, ah. Para malaman din ng iba na kung pwede ba siya ising sa motherboard o hindi. Kasi ako wala pa ako idea sa ngayon eh. Bali, kumbaga, hindi pa naman siya full review. Kumbaga, overview pa lang naman siya guys. First impressions. So, yun lang guys. Nakatuwa ako sa ilaw. Ayan. Dami yung kulay, no? Ganda ng white. Yung pagka-white niya guys, hindi yung mix of RGB lang. So, bali, tinatawag siya na RGBW kasi meron siyang separate na kulay white na LED. Hindi yung basta na nag-mix lang yung tatlong kulay na RGB. Kasi may mga ganun eh.
Nag-mix lang yung kulay ng RGB para makakreate ng white. Pero dito hindi. Kumbaga guys, nagiging diffuser yung pinakapan niya at yung plastic para mag-glow. Ganda no? Ayan. Siguro maganda siya guys kapag tinanggal natin itong kulirid. Para makita talaga natin yung pinakapan mismo. Bali nga pala guys, nabili ko lang yung isang kit o isang set sa halagang 700 pesos. Bali, nag-add lang ako ng 600 para sa additional na tatlo. So baka isipin nyo, 700 lahat yan. So hindi guys. Yung another set, bali yung isang set, 700 kasama na yung hub, remote, then another 600 ulit para sa another set. Bali yung per pieces niya guys is nasa 200 I think. Ganun yung mga presyo niya. Nalimutan ko na rin kasi. Bali nakuha ko lang to sa Lazada. So disclaimer guys ha. Gaya na sinasabi ko dati sa aking mga video, hindi siya sponsored. Binili ko siya gamit yung pera ko. Kasi nga, meron pa lang tayong 93 subscribers. Para mag-assuming ng ganung sponsor. So yun guys. Yun lang guys, masasabi ko dito, okay lang para sa akin, not bad for the decent budget fans. Kung ang build nyo guys is entry level hanggang mid range, I think this fans is good. Okay na rin siya. Pero lang tong 41 CFM, hindi ko marerecommend na gamitin to sa mga high end, mga light, mga Ryzen 7, Core i7, Ryzen 9, Core i9. Mas maganda, mag-invest na lang kayo sa mas magandang fans. Pero kung mga mid-range, okay lang, no problem. Yan. Aesthetics guys, yun nga, okay na okay siya, maganda talaga. Yun lang yung impression ko guys. So, yun lang guys, kung nagustuhan niyo yung video ko, pakilike na lang. At kung sa tingin niyo naman nakatulong sa inyo o sa iba, pwede nyo i-share. Nga pala, ako nga pala ulit si Jacob Estanyo ng Jacob TV. Bali, kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at pakihit na rin ang aking notification bell para naman updated na kayo sa aking mga videos na i-upload sa aking channel. So yun guys, bali, thank you sa mga nanonood sa akin at mabuhay kayo lahat guys. Ayos to. RGB pa ilaw.